May mga bagay na napakahirap unawain at tanggapin, lalo na kung wala kang katiyakan sa mga ito. Ang kamatayan ng mahal sa buhay ay isa sa mga ito. Ang pandemyang ito ay nagdulot sa ating mga buhay ng mga kakaibang karanasan na marahil ay tatatak na sa kasaysayan ng mundo at maging sa kasaysayan ng ating buhay. May mga karanasan dati ng malungkot na lalong naging mabigat at nakapanlulumo dahil sa komplikasyon na dulot ng sitwasyon. Marami ang namamatay na hindi man lang makapiling at makausap ang kanilang mahal sa buhay kahit ilang saglit man lang bago tuluyang pumanaw. Ang iba ay nakararanas ng paglala ng karamdaman na nagbibigay pahiwatig na malapit na ang dulo ng buhay. Subalit sa kabila ng kaalamang ito, wala ding magawa dahil hindi man lang makalapit at makausap ang mga taong mahalaga sa kanila. Mabigat din ito para sa mga mahal sa buhay na naiwan dahil kadalasan ay hindi naman inaakala na ang paghahatid sa ospital o ang pagdala sa quarantine facility ay magiging huling pagkikita na pala. Nandyan din ang anxiety na dulot ng posibilidad na mahawa ng sakit. O kaya kung taglay mo na ang sakit, ang takot naman na ito ay lumala at baka mauwi sa kamatayan. Bagamat ang ilan sa mga senaryong ito ay nararanasan na ng iba noon sa ibang karamdaman, ngayon ay tila ganito na ang normal na sitwasyon para sa karamihan. Halo-halong kabigatan ng kawalan ng trabaho, paglaki ng gastos dahil sa sakit, paglobo ng mga pangangailangan at kadalasan, kahit tila naibigay mo ng lahat, wala pa din. Kulang pa talaga, sadyang mabigat at napakalungkot. Ang pag-asang laan sa atin ay nakasentro kay Jesus. Siya ang nakapagbibigay katiyakan na makaranas man tayo ng lubos na kahirapan at pagkakalugmok sa buhay sa mundo, ay merong nag-aantay na biyayang higit na kayang ipagkaloob ng buhay sa mundong ito. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Lagi mong tandaan na kahit gaano kasaya o kahit gaano kalungkot ang buhay sa mundo, hindi pa ito ang kalubusan ng nais ng Diyos para sa iyo. Anumang kayamanan sa buhay na ito at anumang kawalan sa buhay na ito ay hindi tutumbas sa inilaan ng Diyos para sa iyo na kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Asa ka pa?